Kapag umayaw na ang lalaki, ito ang gawin mo para magsisi siya. Yun. So ito mga utula, tuturuan ko kayo kung ano talaga ang dapat ninyong gawin kapag umaayaw na sa inyo ang lalaki. Kasi most of it sa mga nakakausap ko is hindi talaga alam kung ano ang dapat gawin. Ha? Mali yung nagiging automatic response ninyo. What's up? Ayan, kamusta mga utol? Then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload payo videos. Ayan, so kamusta mga utol? Shoutout sa inyong lahat dyan ha. Nandito na naman tayo. Usapang pag-ibig pa rin syempre. Ayun, kahit ginagabi na, isang pinagpatuloy pa rin natin ha. Kasi maraming nangangailangan ng tulong natin. Lalo na yung mga sawi dyan, mga iniwan, ayan, yung mga nag-iisa dyan. So yun, huwag kayong mag-alala mga utol ha, nandito at saka nandito tayo, hindi tayo susuko. Ha? So yun, and then shoutout pala sa inyong lahat dyan, and then lalo na sa mga nakakausap ko na. Ayan, maraming salamat talaga sa pagbigay ninyo ng tiwala ha, stay strong lang mga utol. Yun, sanay naginhawaan talaga kayo. Ha? And then sa mga gusto palang humingi ng advices, ha, na gusto makipag one-on-one consultation, puntahan nyo yung link dyan sa ilalim sa may description box ng aking Facebook page na payong kaibigan ni Kiko. Ayan, don't forget to like and follow na rin mga utol. So yun, PMS na kila mga utol ha. Ayan, sa mga gusto talagang humingi ng payo, which is a masinsinan na usapan. Yun, alam nyo na yung dapat yung gawin. Ayan, na mag-iwan lang kayo ng mensahe at saka mababasa din natin yan. So yun, pero ito ha, dagdagan na naman natin yung inyong mga kalaman kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, kapag umayaw na ang lalaki, ito ang gawin mo para magsisi siya. Yun. So ito mga utula, tuturuan ko kayo kung ano talaga ang dapat ninyong gawin kapag umaayaw na sa inyo ang lalaki. Kasi most of it sa mga nakakausap ko is hindi talaga alam kung ano ang dapat gawin. Ha? Mali yung nagiging automatic response ninyo kapag iniwan kayo ng lalaki, kapag hinihiwalayan kayo, kapag umayaw na yung lalaki, kapag natanggap nyo yung mensahe na ayaw ko na, tama na, hanggang dito lang tayo. So yun ha, nagiging mali talaga kasi ang automatic o yung nagiging automatic response ninyo ay hinahabol nyo kaagad-agad. Nagmamakaawa kayo. Luluhod. Parang kulang nga lang isa, luluhod kayo. Yun ha, sa mga nakakausap ko, isang yun at yun talaga ang karamihan o kadalasan na ginagawa. Ha? Na nagbe-beg yung babae para hindi iiwan. Ano ba yung nagawa ko mali? Huwag naman ganito ha, maawa ka. So, mali-mali talaga utol. Ha? So ito, tuturuan ko kayo. Ang gagawin nyo lang naman is kabaliktaran. Yes? Instead na maghabol kayo, ha? Kailangan talaga is ibigay mo yung gusto niya. Ha? Kung wala ka namang nagawang mali, ha? Kung alam mo talaga sa sarili mo na hindi mo alam kung ano ang nagiging dahilan, ha? No, parang wala ka namang mali na nagawa. So yun, kapag umayaw na siya, pagbigyan mo, ibigay mo utol. Kapag nagsabi na siya na ayaw niya na, and then umayaw na siya, huwag ka nang mag-reply. Yes, parang nagpapakita lang din ito na hinihintay mo lang siya para umayaw. Ano, which is nauunahan mo na pala siya. Yes, ganun utol ha. Kasi the more na hinahabol-habol mo, the more lang din itong lalayo sa'yo. Yes, mas lalo siyang lalaki talaga yung ulo niya. Kapag mag-beg ka, is mas lalo talagang manindigan at saka yun nga, mas tataas yung ego nito. Ano, uy, umahabol-habol siya. So, parang napakasarap sa pakiramdam ng lalaki na kahit umayaw na siya is nandyan ka pa rin, humahabol, ha, nagmamakaawa. Pero kapag binagbigyan mo ito utol, nang pag sinabi niya na ayaw ko na, boom, okay, tumalikod ka kaagad. Ha? So, magkakaroon siya ng takot na, uy, grabe, wala nang pasabi. Ha? Hindi man lang siya nagmamakaawa, hindi man lang siya humingi ng another chance, bigla siyang talikod. So ang maiisip dito ng lalaki is, uy, parang hinihintay niya lang talaga ako, na parang nauunahan niya ako. Ha, na siya rin pala, isang parang ayaw niya na rin. Yes, ganun talaga utol. Kailangan is ipakita mo sa kanya na umaayaw ka na rin, na napapagod ka na ayaw mo na rin talaga sa kanya. Ha, kung inunahan ka niya, yun nga, tumalikod ka na kaagad para pinapakita ito na parang siya lang talaga ang hinihintay mo. Ah, na parang ikaw mismo isang nagsasawa ka na rin sa ugali niya. Yes, mararamdaman tsaka mararamdaman ito ng lalaki kasi minsan mga utol ah, kapag sinasabi ng lalaki na ayaw na namin,
Yes, ayaw na namin, itapusin na natin to, tigilan na natin to. Minsan kasi isa, nadadala lang kami sa galit na kung ano ang pinagkakaugatan ng galit namin ngayon. Pero kapag humupa ito, ito ang nagiging dahilan kung bakit bumabalik pa yung lalaki. Ha, kung bakit nangangamusta pa yung lalaki. Kung bakit nagbibeg na yung lalaki para bumalik sa inyo. Kasi minsan is nadala lang talaga ito sa galit, mga utol. And then yung isa pa is tinatakot ka lang ng lalaki. Yes, tinitignan niya kung ano ang nagiging o kung ano ang magiging reaction mo. Kasi minsan nagagawa ito ng lalaki dahil alam niya na maghahabol at saka maghahabol ka pa rin. Yes, sinusubukan niya ito na uy, tignan natin, maghahabol pa rin ito. Susubukan ka talaga niya na uy, ayaw ko na. Ah, nagsasawa na ako. Pwede bang tigilan na natin 'to? Pero kapag nag-reply ka kaagad and then sumagot ka na babe, ano bang nangyari? Ha? Pwede ba natin pag-usapan to? Pasensya na kung ano man yung nagawa ko mali. Nako. Doon niya ulit na nababalidate na hindi mo pa rin kayang mawala siya. Na doon niya rin nalalaman. At saka doon niya malalaman talaga na humahabol ka pa rin sa kanya. Which is importante pala siya. Ha? Lumalaki yung ulo niya kapag gumaganito ka utol. Which is kahabol-habol pala siya. Ha? So yun, ito rin yung nagiging dahilan na bakit pa ulit-ulit kanyang sinasaktan kasi alam niya na hindi mo siya natitiis. Alam niya na hindi mo kayang mabuhay kapag mawala siya. So yun, kahit mang babae siya, yes, pwede niya talagang gawin yun kasi alam niya kahit bumalik siya sa'yo is tatanggapin mo pa rin. Yes, utol. So ganun nga ah, kailangan talaga kapag umayaw yung lalaki, pagbigyan mo kasi minsan isa, tinatakot lang din naman kayo. So yun nga ah, kailangan iseryosohin nyo yung mga pinagsasabi niya. Kayo mismo is mag-decide din. Ha, kapag sinabi niyang ayaw ko na, sabihin mo, okay, and then tapos. Wala na kayong dapat pag-usapan. Huwag ka na mag-reply, o kung magkaharap man kayo, tumalikod ka na kagad, umalis ka. Ha? Dito, makakaramdam ng takot ang isang lalaki na, uy, tinotohanan niya talaga. Minsan, ha, magugulat ka talaga na sasabihin ng lalaki na, uy, grabe ka, hindi ka naman mabiro, joke lang yun. Yes, so dito mo rin mapapasubmissive ang isang lalaki. Ha? So ikaw utol, babae ka, kailangan talaga is ikaw yung hinahabol. Kasi once na naghahabol ka o humahabol ka, pinapakita mo lang din na mahinang babae ka. Pinapakita mo lang din talaga na low value ka. Which is takot ka na maiwan dahil alam mo sa sarili mo na wala na maghahabol sa'yo. Pinapakita mo lang din talaga sa kanya na parang wala nang papuntahan yung sarili mo o yung buhay mo kapag mawala siya. Yes. So yun, mas lalo talagang lalaki yung ulo ng lalaki at saka mas lalong bababa din yung pagtingin niya sa'yo kapag maghabol at saka maghabol ka. So yun, kapag gumanon talaga ang lalaki, huwag ka na rin magparamdam utol after mong tumalikod. Ha? Kailangan ipakita mo sa kanya na mali yung desisyon niya. Iparamdam mo sa kanya na kaya mo ring humiwalay. Which is naunahan ka lang talaga niya sa pagsasalita o sa pagsabi kaya nasasaktan ka. Ha? Pero sa totoo lang utol ah, hindi ikaw dito yung talo. Ha? Naunahan ka lang talaga. So yun, kaya masakit kapag naunahan tayo na hindi ka naka-prepare. Yes, so yun nga utol ah, huwag mo kasing ibuhos lahat-lahat. Ha? Kaya ka nasasaktan. Na buong akala mo is kampante ka na, hindi siya mawawala. So yun, kailangan magtira ka pa rin sa sarili mo. Ha? Once na nagtira ka sa sarili mo, yung iniwan mo sa sarili mo ay yun ang panghahawakan mo kung sakali na umalis man siya. Which is yun ang magiging bala mo o sandalan mo na magiging prepared ka. Ha? Kasi yun nga, kahit mawala siya, is may natira ka sa sarili mo utol. Ha? So doon na magkakaroon ka rin talaga ng kumpiyansa na kahit umayaw man siya, okay, umalis ka. Ha? Kilala ko yung sarili ko. Alam ko na may patutunguhan yung sarili ko. Kasi hindi ko pinabayaan. Kasi may iniwan ako sa sarili ko. Hindi ako naging pabaya. Hindi ako sumandal sa'yo. Hindi ako lahat sumalalay sa'yo. Na kaya ko talagang kumilos kahit wala ka. Yes, ganun ang iparamdam mo sa kanya utol. Ganun ang ipakita mo sa kanya. Ha? So yun, kailangan is umatras ka, pull away ka kaagad. Huwag ka na magparamdam din kaagad-agad sa kanya. Ha? Kahit mag-reach out man siya, huwag mong pagbigyan muna utol. Isa rin itong rason ha, kung bakit nauulit o paulit-ulit na bumabalik yung lalaki at saka sinasaktan, at saka sinasaktan ka lang niya. Kasi alam niya na kapag bumalik siya is bumibigay ka rin kaagad. So yun, so once na may nagawa kasi ang lalaki utol na mali, kailangan is huwag kang bumigay kaagad kapag bumalik siya sa'yo, kapag nanumbalik siya, kapag nagbeg siya ulit sa'yo, kapag sinusuyo ka niya, kailangan is pahirapan mo rin siya. Ha? Kailangan talaga isa, iparamdam mo sa kanya
na nasasaktan ka o hindi mo deserve yung mga ganong gawain. So yun, kung kasi nararamdaman na ng lalaki na uy, ang hirap palang bumalik sa'yo, ang hirap pala kapag makagawa ako ng kasalanan at saka mali is sobrang hirap na manumbalik ulit sa'yo. So next time, matatakot na talaga na makagawa yan ng kamalian na which is kinakaayawan mo. Kasi ganun pala kahirap manumbalik sa'yo. Ha? Unlike sa kapag pinagbigyan mo siya kaagad na ganun lang kadali na manumbalik sa'yo, pwede niya pa talagang uulit-ulitin yung mga kinaayawan mo at saka yung mga kamalian niya. Gaya na lang ng pambabae, utol. Ha? So yun, kailangan talaga is ikaw is matatag ka at saka yun nga, may confidence ka. Ha? Hindi yung habol ka ng habol. Na parang pinapakita mo talaga na wala nang lalaking maghabol sa'yo. Na parang yung buhay mo is nasa kanya na. Na parang buhay mo is patapon na kapag mawala siya. So kailangan talaga, utol, is magiging confident ka pa rin kapag mawala siya. Ha? So yun, ipakita mo talaga na kaya mong mabuhay. Yes, sa pamamagitan o sa pamamaraan na pag-ignore at saka binigay mo kaagad kung anong mga kahilingan niya kahit umayaw siya, kahit may panagpalit pa siya sa'yo, ha? So yun, hayaan mo siya kasi the more na ibinigay mo siya sa iba, yes, dito lang din maiisip ng lalaki, grabe, ha? Tinapon niya lang ako, parang wala lang din sa kanya. Yes, maiisip at saka mapapaisip talaga yung lalaki na parang wala din akong kwenta, hindi niya malang ako hinabol. Yes, kasi the more na hinahabol-habol mo, ibig sabihin is may kwenta siya. Ha? So yun, so wag mong habulin talaga, utol, para pamukha mo sa kanya na wala siyang kwenta. Hindi siya kahabol-habol, hindi mo siya kailangan. Ha? So yun, wag na huwag kang magparamdam kasi the more na hindi ka magpaparamdam, the more rin ito na magsisi at saka magtataka. Magkakaroon din talaga siya ng curiosity kung bakit hindi ka na nagparamdam at saka bakit ibinigay mo kaagad o hindi ka malang na humingi ng another chance nung sinabi niya na aayaw na siya sa'yo. Ha? So yun, makapagbigay talaga ng palaisipan yun sa lalaki. At saka magsisi and then magsisi siya balang araw. Ha? Na uy, grabe ha. Sobrang tapang niya. Yung babaeng minamahal ako dati is kaya rin pala akong i-give up. Ha? Kaya rin pala niyang matiis ako. At saka yun nga, isang parang natutunan niya rin na sumuko. So not all the time na susunod at saka susunod ka na lang sa kanya. So ipamukha mo talaga sa kanya, utol, na kaya mo rin sumuko. Ha, na may pagsusuko ka rin, na kaya mo na ring respetuhin ang sarili mo. Na hindi mo talaga deserve ang ganitong gawain ng mga pinapakita niya. Ha? So yun lang mga utol ha, para magsisi talaga yung lalaki na nang iwan sa'yo at saka yung umayaw sa'yo. Pagbigyan nyo, ibigyan nyo yung mga kahilingan nila at saka huwag na huwag ka magparamdam. Mag-self-improve ka rin utol habang wala pa siya. Ha? Para sa pagpanumbalik niya, pahirapan mo. Once kasi na pinapahirapan mo yung lalaki sa pagpanumbalik niya, yung level of confidence mo at saka yung level of attraction mo ay umaangat ng umaangat. Mas lalo ka talaga magugustuhan din ng lalaki. Kasi alam niya na hindi ka patapon. Ha, pinapakita mo sa kanya na mataas yung respeto mo sa sarili mo. Kapag mataas kasi yung tingin mo sa sarili mo at saka mataas yung respeto mo sa sarili mo, the more ka rin narerespetuhin ng lalaki. Yes. Ha, psychologically, utol, ganun din ang mangyayari talaga. Ha, pagdating sa kalalakihan o sa mga lalaki. So yun lang mga utol ha, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Ayan, magpakatatag kayo. Stay strong lang mga utol habang tumatalikod kayo. Kailangan nyo itong gawin utol. Hindi to para sa kanya, kundi para sa'yo. Ha, wala tayong ibang tinutulungan dito, kundi ikaw, hindi siya. Ha, so yun lang mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo ha. God bless and babush! Ayan, have a good night na rin mga utol. Maghimay.